first, itong diversion. Alleged diversion. Unang-una, walang diversion. Kasi, sa government, ang accounting system, one fund accounting na to. Ano yun? Ibig sabihin, dati, hinihiwalay kasi. Kung nakabudget ang, ano, a certain item. Let's say, debt servicing. Hmm. Isang account yan. And then, another account for, let's say, day-to-day, MOOE. Another account for whatever. Hmm. Ngayon, single fund na yan. Hindi nakasegregate itong mga funds na to. Okay. So, NFA, let's say, has 5 billion. Dun sa 5 billion na yun, pwede kang maglabas for debt servicing basta merong budgetary allocation for that. Hmm. So, in this case, meron naman. Pero, since necessary yun, dahil day-to-day part of the operations ng NFA, yung bayad ng utang na yan. Even if prior administrations hindi nagbabayad ng utang. So, bayad sila ng utang kasi umaabot na sa critical point. Hindi na makakautang uli ang NFA kung hindi magbabayad kahit paano ng utang nila. Ah, so, credit yan eh. Yung are you saying na yung 5 billion na pinambayad ni Jason Aquino, hindi pa yun lahat ng utang ng NFA? Hindi pa lahat. Ano lang yan para magpa-ubrang pa rin yung para mga pa rin. Creditors? So, they had 5.1 billion from the GAA. Pagka nagbayad ka ng utang, you have, merong, kukunin mo yan, di ba, i-withdraw mo yan. Winidraw nila from Treasury. Pero pag nag-withdraw ka ng ganon, yung Treasury, nagre-retain sila ng 10%. Bakit? Okay. Sa, that's by law. SOP yun. Kasi part siya ng sinking fund. Treasury bills ng sinking fund. Tapos, may guarantee fee pa. Ah, hindi. Yung guarantee fee pala, required din by law, 10% yan. Tapos yung retention fund is 2.5 billion. Walang parking fee naman. Wala. Remember ha, Bureau of Treasury to. Hindi to NFA. Wini-withdraw lang ng NFA from the Treasury fund. Sa pagkakaintindi ko kasi dito sa habla na idinulog nitong si Rosendo. Sinag. Yung grupo ng Sinag, no? Kausap na natin na yan dati. Sasabit si Jason Aquino, according to them, for paying maturing obligations. Diyos ko naman, ano ba ito? So they want the NPA default? Yes. Basically. Alam mo ba? Gusto nila, the NFA is capable of providing rice, pero gusto nila mag-default. Yes. Ay, ang ganda. Yun ang malaking problema ko dun sa habla na yun. And tigas ng ulo nyo yung sinabi ko na, yung utang, ang tanong dyan, dapat bang hindi bayaran o hindi na lang bayaran? Ganun lang sila. Teka muna. By the way, ang default clauses, may cross default 'yan. Yes. Pag ang isang establishment like NFA ng government nag-default, yung mga may utang na ibang government agencies, pwede silang i-call nung kanilang creditors. Yes. Kasi yes. 'Yun ang cross default. Ako walang kinalaman sa utang ni TP. Nag-default si TP. Yung aking creditor ngayon, pwede akong hinga na magbayad ka na. Nag-default si TP. Ganyan ang government, may cross-default dyan. So, grabe ang gulong gagawin nun kapag nag-default ang NFA. Normally, level-headed naman tong si Rosendo. So, hindi ko maaintindihan kung bakit itong kasong dinulog nila or idudulog pa lang sa ombudsman. Ako nga pala sa sa ombudsman. Sa ombudsman nila dadalhin eh. Ba't hindi nila parang naintindihan yung kailangan magbayad ka para makautang ka ulit? Diba? So, furthermore, hindi. Saka makabili ka ulit. Saka apparently, over the past several months, ang ginigisa lang talaga si Jason Aquino. It appears that this is not an investigation but a witch hunt. Kasi kung gusto talaga nila na ma-uncover yung truth, Diyos ko, kumbidahin nila si Medjel Dea. Diba? Si Medjel Dea. Si Ebasco. Ano ba ang problema? Kulang ng... DTI. Si Banco Central. Anong problema? Kulang ng bigas. Pag kulang ang bigas, ibig sabihin, wala tayong production. Kulang ang production. Okay. Kasalanan ba yan ng NFA pag kulang ang production? Yeah, pero ginagawa nilang kasalanan naman ni Manny Piñol. Ayun ang bago. Ngayon, ngayon kasalanan ni Manny Piñol. Okay. Nakakabaliw. Okay, kasi, teka muna. Kasalanan ni Manny Piñol kasi umulan ng malakas. Nasira ang mga pananim. Oo din. Hindi mo pwede sisihin ang Diyos eh. Hindi, kasi nga sabi ni Manny Piñol. Ang NFA, hindi
wala sa ilalim ng DA. Mm-hmm. Ngayon yung BIPAR, sabi niya, I take responsibility for that. Mm-hmm. Kasi under yan, attached agency yan ng DA. Okay. Yung problema sa isda. Okay. Pero let's go back to rice. Sabi ni Manny Piñol, as far as rice is concerned, kami, nasa production side kami. So, diba, okay. Okay. Eh, oo. At tumataas pa ang production. Okay. Hindi pa tayo 100% ano. 93% na lang. Pero, anong ginagawa natin kapag kulang ang local production? Hmm. Ano ginagawa import natin? Nag-i-import tayo. Ayun. Nag-import ba tayo? Hindi tayo nag-import. Bakit tayo hindi nag-import? Dahil ayaw ng NFA Council. Kaya nadali si Manny Piñol eh. Kaya kasi ang yung proposal niya, naalala mo, na kapag may nasabat na smuggled rice, pabayarin na lang ng duties para malagay sa merkado. Oh. Yung, dahil lang doon, sinunggaban na kagad ng mga kalaban niya yung sinabi niya, ah, ikaw ah, may iniisip ka. Pinaprefer na smuggler. Tapos na dinagdagan pa, nung siya yung punta dun sa Sambuanga, Sulutawi-Tawi area, parang nga, dahil may problema nga sa bigas dun eh. Uh-huh. So medyo nangialam si, ano dun, nagpaalam naman daw siya kay Medjaldea, executive secretary. Sabi niya, tutulong ako dun, no? Yung rice crisis doon, sabi niya, ang pagkakaintindi niya, last Friday pa lang, wala nang problema sa bigas, sa supply. Okay. Pero siya naman ang nagkaroon ng malaking problema. Dahil pinapayagan niya raw. Dahil nangingi alam siya. Pinapayagan niya siya. At hindi ko maintindihan kung bakit siya. Hindi nga, bakit hindi pa nag-import? Yun ang aking ayun tanong eh. Yun ang bara talaga. Wala pang import. Ayan, saya. Lagi naman, for the past 50 years, nag-i-import tayo ng bigas. And in fact, wala kang naririnig. Wala kang Bakit ngayon, ayaw natin mag-import? Ito pa, lumabas yung balita, kasi si Harry Roque nagbigay ng statement na i-address na daw, pero walang prepared statement ha, sa interview ito. Maglalabas na daw ng policies at saka i-address na daw nila yung problema. So, yung including yun dun sa importation ng isda at saka lahat nga, pati gulay. Tapos, nung tinanong tungkol dun sa bigas, sabi niya, may padating na daw na importation. At ito ay G2G in accordance dun sa gusto ni Jason Aquino. May pahapyaw pa eh. Pero, yung future importations, G2P na daw in accordance daw with Sec Evasco. So, Wait, di ba tinanggal na si Evasco? Wala na nga si Evasco. So bakit second, siya nagtitimon pa? Hindi na nga issue yung G2P eh. Kasi sinabi na ng presidente, G2G na. Sundan nyo si Jason kasi ginawa na lahat. Kasi ang G2G less likely to be corrupted. So, maraming kausap pagka G2P. Magbibid ka pa, may counterpart bidding pa. So, ayos na yung sistema. Ewan ko kung si Harry lang ang nagsabi nun kasi wala pa akong nakikitang statement by any other person who was allegedly in the cabinet meeting. Eh kasi si Harry, pag nagsalita ako, chine-check ko din. Hindi, I don't take his word as is. As spell. Hindi eh. May mga salto rin kasi ang ating spokes eh. Okay. Pero yung importation na yan, early this year, di ba? February. Nung umupo si Duterte sa NFA Council, sinabi na niya, we will import. Yes. Anong nangyari doon? Wala.